Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everyone, please rise. As the elected City Vice Mayor and the presiding officer, the seventh regular session is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spy T. Toledo, Honorable Oscar M. Gosos II, Honorable Rio Fer Nicole H. Ronquillo, Honorable Vinice D. Manalo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Avior A. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Makala, Honorable Percival V. Loho, Honorable Wendy P. Lat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angeline M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Oscar Gosses II for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Almighty and loving Father, Creator of heaven and earth, we praise you and adore you. You are the Kings of Kings. We humbly ask you for your forgiveness for our sins. Have mercy on us, O Lord. We are gathered here today for our session. Send us your Holy Spirit to guide us and give us the wisdom to understand every topic that we are going to discuss today. All this we pray through the Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at sumabay po sa pag-awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning, everyone. Good morning to the August body, to the secretariat, to all the staffs, and of course, to all our visitors. Today po, we have with us JCI Philippines, headed by JCI Lipa President and our city administrator as well, Mr. Ronel Sarmiento. And also, we have representatives from the different schools na kapartner po ng Lungsod ng Lipa sa pagbibigay ng financial assistance sa mga Lipeño students po. Good morning. And I would like to also acknowledge the presence po of Honorable Resty Recon, Barangay Chairman po ng Barangay Dagatan. Good morning po. So can any... Yes, can someone... Motion for the suspension of the rules to accommodate our guests. Honorable Silva, you are recognized. Good morning, Madam Chair. I move for the suspension of the rules to accommodate the guests in this morning session. Any second? Duly seconded. Session rules suspended. Honorable Spy Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, and kasama po natin ngayon ang Junior Chamber International Lipa Chapter headed by President Ronel Sarmiento
And ganun din po, kasama rin po natin ang SOLAC Director, Joyce Ann Tapay, at ang atin pong immediate past president, Mr. Emer Resho, at ang kanya pong mga board of directors ng JCI LIPA 2024. Nice ko po, Madam Chair, na tawagin ang presensya po ng atin pong JCI President, Mr. Ronel Sarmiento, para ipakilala po ang JCI LIPA. At mamaya-maya po ay si Ms. Joyce para naman po sa SOLAC 2024 po. Sir Ronald. Thank you, Madam Chair. To the members of this August body, ang aming pong pagbibigay galang at pagbigay pugay, karangalan ng JCI LIPA na ma-accommodate po ngayong umaga. Siyempre, pagbati po sa ating minamahal na Vice Mayor, ang ating longest baby JCI, Honorable Camille Angeline Lopez, who hopefully will finish her baby year this year. Siyempre, pagbibigay galang po sa apat na miyembro ng sanggunian na kasalukuyan ding miyembro ng JCI LIPA, Honorable Reefer Nicole Ronquillo, Honorable Benice Manalo, Honorable Jennifer Spy Toledo, kasama din po natin ang bagong baby applicant, si Honorable Angela Antoinette Bautista, at nais din po nating bigyang galang. Siyempre, kasama din po namin ang chairman ng project na ito for this courtesy call and our current baby member applicant, Honorable Provincial Board Member Voltaire Pua. At nais din po namin, siyempre, ipakilala ang members and board of directors in attendance, our SOLAC director and current executive vice president, Ms. Joyce Ann Tapay Katigbak. Kasama din po namin ang aming immediate past president, Sir Emer Resho, ang aming pong secretary, Secretary Jabe Silverio. Also with us is Director for Connect, Maricar Resho, our vice president for external, Jose Juan Teodoro Katigbak. We also have with us our members, Deputy Secretary Colette Dimayuga, and of course, Mr. Brian Katigbak and Ms. Sheena May Resho. So, siyempre po, andito kami, of course, to share our joy as we celebrate the 55th year of JCI LIPA. We are one of the oldest in our area and we are the second biggest local organization in the country. Dahil po dyan, of course, sa pangunguna ng mga nauna sa ating presidente, which includes, of course, our Honorable City Mayor, 2002 past President Mayor Eric Africa, na ipinagpatuloy hanggang sa term ni IPP Emer Resho, tuloy-tuloy po ang pagsasagawa ng mga programa ng JCI LIPA, pangunahin bilang isa sa pangunahing School of Leaders as a leadership of organization for young professionals and businessmen, not only within the city of LIPA but also to the nearby municipalities and cities. At tayo po ang isa sa pangunahing katuwang ng lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng mga community projects, kagaya po, syempre, pagbati rin po, of course, through our office, kasama din natin, natutuwa tayo, pasasalamat kay Konsehal Avio Rocafort, ang chairman ng Committee on Appropriation and Finance, na inimbitahan po niya ang ating mga partner schools. Binabanggit ko po, Konsehal, na kayo ang chairman ng Committee on Appropriation and Finance, para po alam na mga kasamahan natin sa JCI LIPA na si Konsehal po ang chairman ng Committee on Finance. Maraming salamat, Konsehal. At bukod po rito, patuloy po ang ating mga programa. Ano po? Pero ngayong taon, tayo po ay nakasentro sa tema ng aking termino na redefining service. For so long, we've phased out one-time feeding programs, misguided tree planting activities, and other photo-off activities. Ang ginagawa po talaga natin ngayon with JCI LIPA ay sustainable projects, kung saan magbababa tayo, of course, through some of our members ng livelihood program together with
our adopted communities. Bukod po riyan, meron din po tayong scholarship program, kung kaya ang isinusulong nating mga programa ay, sabi nga namin, hindi band-aid solution, kundi makakatulong bilang isang socio-civic organization na magpabago sa antas ng pamumuhay ng ilan nating mga kababayan. But this year, ano po, ikinagagalak namin na tayo rin po ang host, napili at na-elect na host ng Southern Luzon Area Conference. Ano po, at syempre, later on, our SOLAC director will be presenting her plans. Pero bukod po roon, iniimbitahan po natin ang kapulungan ito, ang bawat member ng kapulungan to celebrate with us the 55th year in our induction and turnover ceremonies come March 9 sa atin pong Cultural Center of Lipa. At hangad po namin na kayo ay makatuwang at patuloy na makatulong sa aming mga programa at dikain. Magandang umaga po sa ating lahat. And with that, I am now turning over the floor to our SOLAC director. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Una, nais po ulit namin magpasalamat sa Sangguniang Panlunsod sa pagpapaunlak sa aming pong chapter na makapagbahagi ng aming mga plano at itong aming paparating na event po para sa JCI Lipa. So as mentioned po, papakilala po muna ulit ako. Ako po si Joyce Tapay Katigbak. Ako po ang current Executive Vice President ng JCI Lipa at ang Area Conference Director for the upcoming SOLAC 2024. So si JCI Lipa po, na mention ng aming presidente, ay currently the second largest chapter in the country. And pinamumunuan po kami ngayon sa aming 55th year ng walang iba kundi ang ating City Administration Admin Officer, si President Ronel Sarmiento. So maraming salamat din po dahil through him po ay nabigyan po kami ng oras din dito. So gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang plano natin no, for 2024. Yung SOLAC po is Southern Luzon Area Conference, which is an area-wide conference or convention po ng JCI Philippines. So ito po ay gagalipin sa September 6 to 8. At sa tulong po ng ating pong city mayor na atin din pong dating presidente ng JCI Lipa, ay pinaunlakan po tayo na ito po ay gaganapin sa Lipa City at ang ating pong mga venue. Isa po dito ay ang Lasca po. Dahil po tina-target po natin na mga 500 to 700 po yung magiging participants natin from all over Area 3. So ito po ay composed of different provinces and regions. We have po Palawan, Bicol, Laguna, and of course the Southern Tagalog region, wherein dito po sa Batangas, meron po tayong apat na chapters. No? Meron din po tayo from Quezon and then from Marinduque. So ganun po kadami ang ina-expect natin na bumisita sa ating bayan ng Lipa City. So to share lang din po, ang amin pong theme for this year ay walang iba po kundi Living It in Lipa. So ito po ang ating logo. Bahagi ko lang po dahil ito po ay pinakita din namin kay Mayor. So ang atin pong logo and theme na Living It in Lipa, finiture po natin ang iba-ibang destination at saka po elements na nagbubuo ng Lipa City. So meron po tayo. Salamat po, Kansihala. So of course, ipinattern po natin ito sa tourism team din po natin, which is Eat, Pray, Love. No? So, yung ating po mga iba-ibang miyembro ng JCI Philippines, yan po ang nilook forward nila sa atin, no? Yung Lomi, yung Goto. But we also want to feature yung ganda ng ating lugar through the different golf courses ng Lipa City. So, ang activities po natin, it's a 3-day event. We have a September 6 Friday, meron po tayong Welcome Golf sa Mount Malarayat Golf and Country Club. Meron din po tayong area council meeting na bubuuin po ng iba't ibang presidente ng mga chapters sa Area 3. Meron din po tayong amazing race na tinatawag po nating Tatag. This is a long-running project po ng JCI Lipa na nag-i-invite tayo ng iba't ibang chapter para maglakbay
sa loob ng Lipa, no? Para po yung Amazing Race talaga. So mafe-feature po natin ang ating mga landmarks dito sa Lipa City. And of course, meron po tayong Solac Opening Night. So ito po ay ang gagawin natin is para po music fest style, and mag-i-invite po tayo ng isa sa mga sikat na banda. So surpresa pa po 'yon. Pero dahil po doon, ngayon pa lang po, madami na pong nag-register from iba-ibang chapters. So, bukod po doon yung second night natin, meron tayong mga leadership trainings. Meron din po tayong Dangal Awards. Ito po yung parang awarding natin ng lahat ng mga proyekto ng iba-ibang chapter para lang po i-acknowledge po yung mga community projects ng iba-ibang chapters sa Batangas at sa Area 3 po natin. So, bukod po doon, ang JCI Lipa po is kilala sa pag accommodate or pag-entertain ng mga hosts. Kaya po yan, Living It in Lipa, dahil po sabi namin, hindi tulad ng mga Bicol o ng Palawan na meron silang mayon, meron silang beach. Pagdating po sa Lipa City, ang ino-offer po namin dito ay yung experience, no? So yung lifestyle po na kaya nating maipabahagi sa kanila through Living It when you are in Lipa. So, yun po ang gusto natin i-encapsulate doon sa ating tema at doon po sa mga activities natin. So, we aim to feature all different landmarks, kasama po yung Casa Segunda, pati po yung iba-ibang farms dito sa atin, through a special city tour na ito po ay inaprubahan na po ni Mayor, no? In partnership din po with Lipa Tourism Office. So, madami po pong ibang activities, pero sana po ay asahan ninyo na ipopromote po natin ang Lipa City sa iba-iba pong areas, no? Both sa banners, sa mga LED po na nandito sa atin, pati na din po sa social media. So, bukod po dito, isa po ang JCI Lipa sa nanguna o pinakaunang nagpo-promote ng area convention, dahil ito po ay Philippine-wide or nationwide po ito. Sabay-sabay po ito iba-ibang area sa Pilipinas na magko-conduct ng area convention ng September 6 to 8. Pero si Lipa City po, through JCI Lipa, ang isa sa pinakauna at handa, dahil gusto po talaga namin mabigyan ng pagkakataon na maipromote ang Lipa City dun sa mga hindi lang taga-Lipa, na malaman nila na hindi lang po tayo basta-basta, madami po tayong mapopromote dito, nature, pagkain, of course, yung serbisyo po ng kapwa natin Lipeño. So, yun po yung gusto namin mapromote. Sana po ay with this, ay huhingin po namin ang inyong suporta sa iba-iba pong sector ng ating sanggunian panglungsod, pati po ang ating mga committee, dahil ito po ay magiging daan din para po ma-promote din natin yung iba-iba naman pong proyekto ng Lipa City na makakatulong din po sa kapwa natin Lipeño. So, yun lang po. Maraming salamat po ulit sa aming sa inyong binigay na oras para sa amin. Thank you po. Thank you so much. As early as now, congratulations na po agad sa JCI Lipa. And for sure, this is gonna be a success. And President Ronel, asahan niyo po ang support ng Sangguniang Panglungsod. Yes, sa projects niyo po, especially sa Solac. And of course po, JCI Lipa has always been there naman, nakapartner po ng Lungsod ng Lipa, lalo na po pagdating sa mga community programs. And with that, we thank you po. So, before we say our ano po, mag-photo ops muna po tayo. Okay, meron pa po tayong mga bisita. So, I would like to call on Honorable Avio Rocafort to introduce our guests. Nasaan po ang reso? Ang reso? Reso? Ay. Babasahin ko lang. Madam Chair, honorable members of this august body, sa atin pong mga panauhin, sa lahat ng mga tagapakinig, magandang umaga po sa inyong lahat. Madam Chair, as Chair of the Committee on Budget and Finance, tayo po ang naglalagay ng pondo para sa scholarship ng atin pong mga kababayang Lipeño na nangangailangan ng tulong sa kagustuhan po nilang makapagtapos ng pag-aaral.
Meron po tayo, Madam Chair, na financial assistance at full scholarship, Madam Chair. Ang financial assistance, Madam Chair, ay 10,000 kada semester. At ang full scholarship, para po sa kaalaman ng lahat, ay hindi po full scholarship ng pamahalaan ng Lungsod ng Lipa. Ito po ay 50-50% sharing sa pagitan ng LGU of Lipa and our partner schools, Madam Chair. Alam po nyo, ito ay malaking tulong sa ating mga kababayan sa Lungsod ng Lipa. Hinihikayat po natin ang ating ang mga private schools sa Lungsod ng Lipa at hindi lang po sa Lipa, we extend invitations doon po sa mga other colleges and universities sa labas ng Lipa na maging partner po natin. Nang sa ganun ay magbigay sila ng bahagi doon po sa tuition fee na ibinibigay ng mga mag-aaral sa kanilang paaralan. Ito po yung malaking sacrifice sa mga private schools sapagkat 50% sinasagot po nila. Kung tutuusin, kaya po ng City of Lipa ang 100%, pero mas maganda po na maging ka-partners natin sila para nandoon pa rin po yung values ng bayanihan between the school and the LGU of Lipa, both partnering together in helping deserving Lipeño students na ma-achieve yung kanila pong gusto na makapagtapos ng pag-aaral. Tayo po ay umaasa na ang De La Salipa na hindi kasama sa listahan na kung saan ako po ay alma mater ng college at alma mater ng akin pong masteral ay maging bahagi nito pong ating makasama sa partner schools po natin. At sila naman po ay nangako na magbibigay ng 50 scholars. So ongoing po yung negosasyon natin sa De La Salipa. Kung hindi, babalik ko na ang diploma ko sa Lasal. Bayad naman yun eh. Anyway, Madam Chair. Oh, dapat proud sila, they produce isang estudyante katulad ko. Pero hindi ako proud kung hindi sila magiging bahagi nito pong ating partner school, Madam Chair. Yung po yung ano lang, side comment. Para alam po ng mga schools na hindi ho kasama ang aking alma mater. Anyway, Madam Chair, excerpt from the minutes of the... I would like to read the content of our resolution. Excerpt from the minutes of the regular session of the City of the Lipa City Sangguniang Panglungsod held in its session hall on February 7, 2024. Present, Honorable Angeline Lopez, Vice Mayor and Presiding Officer. Members, Honorable Michael Gerard T. Murada. Makakalaban ho yata ninyo. Alam na naman. Honorable Galileo P. Angeles. Ako'y neutral pa, ha? Neutral pa. Neutral. Honorable Jennifer Spy Toledo. Honorable Oscar Gosos. Honorable Jennifer Nicole Ronquillo. Honorable Benis Manalo. Honorable Miguel P. Lina III. Honorable Merlo Silva. Your representation. Honorable Ralph Peter S. Umali. Honorable Aris D. Makala. Honorable Percival B. Loho, Honorable Wendy B. Lat, our ABC President, and Honorable Angela Antoinette B. Bautista, our SK Federation President. On joint motion by this representation, Honorable Michael Gerard T. Morada, Galileo Angeles, Oscar Gosos II, Miguel Lina III, Aris D. Makala, Percival Loho, and jointly seconded by Honorable Jennifer Spy Toledo, Riofer Nicole Ronquillo, Venice Manalo, Merlo Silva, and Ralph Peter Umali, the Sangguniang Panglungsod approved the following resolution number 85. Resolution extending appreciation and recognition to the partner schools of the City Government of Lipa for supporting its scholarship initiatives. Whereas, in his privileged speech of this representation, acknowledged and emphasized the significant role played by the partner schools of the City Government of Lipa in providing opportunities for formal education deserving Lipeño students. Whereas, recognizing its responsibility to ensure that all students have equal access to quality education, regardless of their financial circumstances, the City Government of Lipa partnered with esteemed educational institutions to ensure that everyone has the opportunity to pursue their educational aspirations. Whereas the exceptional generosity demonstrated by our partner schools
in sustaining our scholarship programs for Lipeño students is highly commendable and reflective of their dedication and commitment to youth education. Whereas, with steadfast belief that education serves as the gateway for individuals to realize their aspirations, make impactful contributions to society, and pave the way for a progressive and productive nation, the Sangguniang Panglungsod expresses to society and pave the way for a progressive and productive nation. The Sangguniang Panglungsod expresses its deepest gratitude and sincere acknowledgement to our esteemed partner schools. Now, therefore, be it resolved, as it is hereby resolved, to extend appreciation and recognition to the following partner schools of the City Government of Lipa for supporting its scholarship initiatives. Anonymously approved the 70th of February 2022, signed by Attorney Violeta M. Naharo Jr., our Secretary to the Sangguniang Panlungsod, and attested and signed by our City Vice Mayor and Presiding Officer Camille Angeline M. Lopez. Sa atin pong mga partner schools, isa-isahin ko po mamaya, as representatives of the City of Lipa, as elected representatives of the City of Lipa, being the voice of the people, we extend ang amin pong pasasalamat sa inyo pong tulong. Sana wag po kayong magsasawa sa pagtulong sa lungsod ng Lipa sa mga programa po namin pagdating sa edukasyon. Madam Chair, I would like to now call and give our Certificate of Appreciation to first, STI Lipa, represented by Ms. Catherine Sepe, their school administrator, Jenna Catherine Cueto, the career advisor and marketing head, and Samantha Pudong, the school registrar, Madam Chair. Madam Chair, may I invite your and the chairman of the Committee on Education, Consel Junjun Gosos, as chair of the Committee on Education para po sa certificate. And the members of the Sangguniang Panlungsod para po sa photo ops. From Faith Colleges, Mr. Aljan Tolentino, the school director, and Arlene Calau, the Assistant Admission and Testing Center, to receive our Certificate of Recognition and Appreciation from Royal British College. We would like to call the attention of Marites P. Rosario, the Accounting Head and Scholarship Coordinator, and Reynaline Ortega, the Administrative Head and School Registrar. From the Lyceum of the Philippines University, St. Cabrini, Dr. Briggs Carandang, and Lyceum of the Philippines, Laguna, Dr. Dennis Katapang. From the University of the Philippines, Lyceum of the Philippines University, Batangas, represented by Mr. Paulo Laurel, the Vice President for Institutional Affairs, Dr. Abigail Manzano, the Director for Scholarship and LCAP, Office of the President, Ms. Jocelyn Mercado, and Office of the Vice President, Institutional Affairs, Mr. Lord Frismore Makalintan. Session resumes. Privilege, Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Sa mabait na Vice Mayor, Camille Angeline Lopez. Siya muna ang gusto. Madam Chair, honorable members of this August body at sa atin pong mga tagapakinig at panauhin, ang Lima po ay nakikiusap, Madam Chair, through the City Public Order and Safety na yung kanila pong mga security personnel ay makagamit ng atin pong citation ticket nang sa ganun ay makapanghuli po sila ng violator sa loob po ng Lima compound. Madam Chair, I deserve my opinion on the matter, but for purposes of fair, ay nais ko pong marinig ang dahilan ng Lima sa kanila pong request. So, Madam Chair, I move that this matter be referred to the Committee on Traffic, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Traffic. Privilege, Honorable Merlo Silva, you are recognized. Good morning, Madam Chair.
pagkilala po sa Batilek dahil o sa dahil o dito ho sa JP Laurel Highway, dito ho sa kanang parte, pag tayo ho galing Lasal, ay medyo okay na po ito hong mga kable. Dito ho sa right side ho, ay okay ho ang mga kable at para hong nilagyan na nila ng kung ano hong tali ba gayon at parang hindi na ho salasalabed. Pero mula ho doon naman sa kanan hanggang sa iba hong barangay at lalo na ho sa poblasyon ay nakakalungkot naman po at na para gahong ang Batilek ay may sakit. Ningas kugon. Bawi ka na. Dahil oh, mula ho nung kami mag-meeting dito tungkol po nga dyan sa mga spaghetti wires na yan, ay kala namin ho, direct, tuloy-tuloy na. Pero noon hong kami umatindo kahapon na isang conference dito sa DPWH, ay ilan hong kapitan ang nagre-reklamo at nakaka-apekto po talaga sa kanila hong mga barangay, lalo na ho sa mga motorista. Kaya Madam Chair, siguro sa pagkakataong ito ay muli ho nating maipatawag ang Batilek at ang iba hong telecommunication companies na kung saan ho ay naupa sa mga poste ho ng Batilek. At anong nangyayari daw ho ay nagtuturoan kung sino ho ang responsible sa mga nakahambalang na wire hong ito, Madam Chair. Kaya siguro may repair ito sa tamang komitiba na maipatawag po natin at nasa ganun. May idea ho tayo na kung maaari at sana ho'y mangyari sa lungsod na Lipa na ang mga wire ay maging doon na lang po sa underground ang connection. Upos sa ganun, Madam Chair, makita natin na ang kalinisan ng lungsod na Lipa. Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Public Utilities. Honorable Aviora Cafort, you are recognized. Madam Chair, I would like to support the privileged speech of Consel Marlo Silva, but I do not know why we need to parangal the Batilek, Madam Chair. Because, Madam Chair, itong pag-aayos ng mga spaghetti wires ay trabaho dapat talaga ng Batilek. Dahil wala hong ibang mag-aayos niyan kundi Batilek. Wala naman ho tayong ibang energy provider sa lungsod ng Lipa kundi Batilek. Ngayon, kung mapapaltan po sila o may kalaban sila, dapat po nating pasalamatan ng Batilek because nakikipag-compete sila. So, pansamantala, they are the existing and the current energy provider in Lipa as up until 2030, Madam Chair, because the 50 years franchise of Batilek ends in 2030. And it would be a great pleasure na sa akin pong pagbabalik sa 2028 bilang konsehal ng Lipa, my advocacy would be the end of franchise of Batilek in 2030, Madam Chair. Okay, thank you po. Honorable Spy Toledo, you are recognized. Madam Chair, nais ko lamang pong maipa-refer sa akin hong komitiba, ang komitiba ng accreditation, para may sama po sa committee hearing ang pag-a-apply po ng Patrol Police Force Multipliers Incorporated De Pasig Batangas Chapter at ang Association Guardians Brotherhood International Incorporated Pag-ulingin Bata, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Accreditation. Privilege, Honorable King O'Malley, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, nung February 8 po ay sa Malabon City MTC Branch 56 ay mayroon pong sinintensyan isang lalaking 6 months imprisonment dahil po sa pagbababag sa isang aso. Bilang isang animal lover and owner of 13 cats and 6 dogs. Wow. And as chairman ng ating pong agriculture and animal welfare, ay sana po ito ay mapa-refer sa ating pong committee para po patuloy po na mapag-aralan kung tayo man po ay may ordinansa or resolution na tungkol po sa
sa ganitong klaseng kaso po. Matter brought up is referred to the Committee on Agriculture. Thank you. Thank you. Privilege, Honorable Nicole Ronquillo, you are recognized. Good morning po, Madam Chair, and to all the members of the Sangguniang Panlungsod. To all the staffs and guests present here today, again, good morning po. First of all, I would like to express how truly grateful and thankful I am to all those whom I've worked with and to all the experiences during my chairmanship po sa Committee on Historical and Cultural Affairs. It was really a fulfilling and enriching experience. However po, Madam Chair, I strongly believe that it would be more fulfilling for the committee itself if I were to take a step back and nominate one of the members here to be its new chairman. So, of course, I would like to give due deference to my two committee members. I would like to offer it to Councillor Venice Manalo and Councillor Spy Toledo. But I also have two more personal picks. One would be Councillor Avior Rocafort, for siya po ang pinaka matalino, makapangyarihan at napakagaling na na nangunguna po sa committee ba po ng kanina pa pong nababanggit finance and appropriation. And syempre po yung other personal pick ko po, I see Honorable Merlo Silva, for he is very passionate when it comes to historical and cultural events. Bilang siya din na po ang isa sa pinakamatagal na po dito at napakarami na pong experience way back noong 1990s. Pero anyway po, Madam Chair, with that said, I am amenable po to whomever this August body will choose as the new chairman po of the Committee on Historical and Cultural Affairs. Thank you po. Thank you, Honorable Avior Rocafort. You are recognized. Madam Chair, may I know for the record if the chairperson is withdrawing her chairmanship dun po sa Committee on Cultural Affairs? Para lang po nakalagay sa record. Yes po, Madam Chair. If they're also amenable, I would like to motion for the relinquishment of my chairmanship on the Committee of Historical and Cultural Affairs. Kailangan mag-second. Second, Madam Chair. Seconded by Honorable Rocafort. Madam Chair, may I nominate? Oh, please. Okay. Go ahead. Considering that culture and arts is part of education, Madam Chair. Because, Madam Chair, Committee on Education, Cultural and Historical Affairs. I nominate Consel Junjun Gosos as the chairperson of the Committee on Cultural and Historical Affairs. Okay, Honorable. Last term ko na naman ho. Last term ko na, Madam Chair. Ang boboto ho kay Junjun ay dadagdagan ko ng PIDAP sa susunod na taon. Okay po. Honorable Junjun Gosos has been nominated to be the chair for the Committee on Cultural and Historical Affairs. Any other nominations? Honorable Junjun Gosos, you are recognized. Madam Chair, una po pasasalamat kay Consel Avior sa pag-nominate sa akin. Pero napakadami ko na pong trabaho. Pero gusto ko rin pong i-nominate ang si Consel Aris Makala bilang isa po sa chairman ng Cultural Affairs. Ano po? Yung pangako naman po ni Consel Avior, maganda po yung pangako niya. May pangako din naman po ako kanina. Gagampanan ko din po yun. Alright, so we now have two nominations po for the chairmanship, Honorable Aris Makala and Honorable Junjun Gosos. Honorable Aris Makala, you are recognized. Gusto ko lang mag-comment sa sinabi ni Junjun.
wala naman hong pwedeng tumanggi sa nomination. Pero may gusto rin ho akong inominate. Okay. Na ito ho'y talagang sigurong makakatulong at ito'y idol ko at nababagay ito sa kanyang parahawakan. Kasi ito'y nakita ko, napakagaling ho nito mag-research. Ever since, from 1992 up to present, talagang alam na alam nitong history ng Nalipa. Madam Chair, I would like to nominate my good friend, Consihal Merlo Silva, for the position. All right. And with any that second? Po, ma'am. Teka lang po. Honorable Spy Toledo, you are recognized. Okay. I withdraw. Chair, I close the nomination for the new committee chair for culture and arts. Any second? Duly seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved. And okay, Madam, po. Magbobotohan na po tayo. Para hindi na po tayo magbotohan, kami po ang dalawa ni Consel Aris Makala ay nag-withdraw na po sa labang ito. Nagko-concede na. At ipapabaya na lamang po namin sa kay Consel Merlo Silva. Honorable Merlo Silva, you are recognized. Thank you. Respeto sa matanda. At susubukan nun natin dahil alam kong medyo may konting problema ang komitibang iyan. At inong absolutin yan. At siguro it's about time tayo'y pag-aaralan natin na magkaroon tayo ng festival sa Lungsod Dalipa. Ayan ho, gagawin ho natin at palagay ko ho'y malapit-lapit na. Thank you sa mga kasama at umasa kayo na sa tulong naman ninyo ay yayabong ang kultura, kulturang Lipeño. Congratulations po. At akin nung inire-requenta rin at akin nung kukunin na yung tatlong babae na ang ating membro. O basta ganun eh, makatulong. Dalawa natin. Lang po, Consihal Merlo. Yung isa'y co-chair, at yung dalawang membro, pwede ngayon. O sige, yung dalawa. Dalawang members lang po. You may choose. Okay. Okay po, so Consihal Merlo Silva is now the new committee chair for the Committee on Cultural and Historical Affairs. Congratulations. Alam po namin na mas hihigitan niyo pa ang kasipagan ng ating Honorable Nicole Ronquillo dahil ganun yung kamahal ang history, di ba? Anyway. Madam Chair. Honorable Aviara Cafort, you are recognized. Madam Chair, alam niyo naman ho, idol ko mga gosos. Kaya ho, mahal na mahal ko si Consel Junjun, kaya siya ang gusto ko maging chairman ng Culture and Arts. Mahal ko rin naman si Consel Merlo. Mayor ko ito nung kumandidatong parehas. Parehas kami ay talo, kaya hindi na ako sasama din. Ubus na. Said na. Wala. Anyway, Madam Chair, my privilege would be a follow-up privilege doon po sa committee report po ng Committee on Education last week, Madam Chair. Tungkol po doon sa issue natin sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa sa Hazing. Kung matatandaan nyo, Madam Chair, tayo po ay nag-request sa chairperson ng Committee on Education to submit as part of the records of the Sangguniang Panglungsod para po malaman natin kung tama ba o nagsasabi ba ng totoo ang Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa na sinuspindi nila ang mga teachers involved at ang mga estudyante to submit the official in communication na nagsasabing nagsuspindi nga po sila, Madam Chair. Dahil kung hindi, ito po ay hindi natin dapat palalampasin dahil kailangan maparusahan po natin sila na sa ganun hindi na po ito ulitin, Madam Chair. So, a question kung ito po ay... Hindi po. Kasi nagsabi po ang Konsehal ng Education na ipapart po natin sa record yung mga communication na isinabmit po nila. Madam Chair, if I may po. Thus, you are recognized. Madam Chair, actually po, last week po ay na-coordinate ko na po kay President Carmelo Pesa yung request po ng ni Honorable Laviero Cafort ng Sanggol ng Panglungsod na maibigay po yung, ano bang tawag mo doon? Official communication ng pagtatanggal po ng mga teachers and pagsususpend po ng mga students for one semester. Hindi ko pa lamang po na-follow up until today kung na most likely wala pa pong na-submit pero na-coordinate ko na po sa kanya last week yung pong mga documents na ating hinihingi
And i-follow up ko lamang po siguro later after ng session kung kailan po niya mabibigay yung mga documents. Maraming pong salamat, Madam Chair. And also, a privilege speech regarding the amendment dun pong ating charter para masimulan po ng Committee on Education ang hearing doon po sa amendment ng charter po natin, Madam Chair. Madam Chair, regarding po doon sa charter, sinabi ko na rin po kay President Carmelo Pesa na maki-closely coordinate na po kay Consel Avior kung ano po yung mga amendments na atin pong i-include para po bago po ako mag-committee hearing ay alam na po natin kung alin po doon sa lahat, doon po sa mga sections ng charter kung ano po yung ating aamyandahan. I-follow up ko na lamang din po sa kanya later kung kailan po siya makikipag-coordinate kay Councilor Abier. Siguro po, Madam Chair, isasubmit ko na lang po sa Chairperson ng Education yung atin pong suggestion para doon po magsimula yun pong topic ni Chairman doon po sa kanyang hearing na gagawin. Pwede naman po, Madam Chair. Para pag naisubmit na po, then ako na lang po muna makipag-usap kay President Carmelo Pesa regarding po doon sa amendments sa charter. Maraming pong salamat. Okay, thank you thank po. Thank you, Madam Chair. Any other privilege? Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Good morning, Madam Chair. I have two privilege speeches. Number one is a privilege speech involving street lights. Please go ahead. Involving street lights and pedestrian lanes we have in Lipa. Bagamat naliliwanagan na po ang karamihan sa ating mga street lights, inilalapit po ng iba nating kababayan ang madilim pa ding parte ng Ayala Highway, lalo't higit sa area ng Lasal. Panawagan po nila na gawing hanggang 6 a.m. ang street lights na naway mapag-aralan po ng ating lokal na pamahalaan. Nais ko din pong isang guni sa ating konseho ang pag-aaral na maglagay ng pedestrian signages at pedestrian lane sa kahabaan ng Ayala Highway. And I respectfully move that it be referred to the appropriate committee. Matter brought up is referred to the Committee on Public Utilities. Thank you, Madam Chair. The second privilege speech is about the Bongiorno homeowner. Ito po ay pinamamahalaan ng DECA Homes. Ang ating pong privilege speech ay patungkol naman sa Bongiorno Homes sa Barangay Muntimpulo. Lumapit po sa aming opisina si Ginang Dulce Labaw, isang homeowner ng Bongiorno na pinamamahalaan ng DECA Homes. Problema po niya na ang sapilitang pagbawi sa kanya ng kanyang pinaghihirapan at hinulugan na bahay bilang isang dating OFW. At nandito po ngayon yung complainant natin, si Ma'am Dulce, na siya pong magbibigay lang ng at least a brief background kung ano po ang nangyari sa kanila. So, I respectfully move that it be referred to the proper committee. Anong? Sa Bongiorno, sa real estate mo na lang i-refer ito. Committee on Real Estate. Wala tayo. House. Land. Ano meron tayo? Ah, sa DTI na lang. Okay. Matter brought up is referred to the Committee on Trade and Industry. Di ba meron tayo? Hindi, meron. DTI. Binalik natin last time. Ah, binalik nung baka nung wala siya. Ano na lang, sorry, Committee on Real Estate na lang siguro. Meron na po tayo. Committee on Real Estate na lang. Meron. I respectfully move that it be referred to Committee on Real Estate and not to Trade and Industry. matter brought up would be referred to the Committee on Real Estate. Thank you, Madam Chair. I respectfully move for a suspension of the rules just to give a 5-minute background information about what happened. Any second? Duly seconded, rule suspended. Ma'am? Ma'am Dulce, aligay dito. Magkwento kayo kung ano nangyari sa inyo. 5 minutes lang, ha? Baka 3 araw yung kunin sa amin. 5 minutes lang. Magpakilala muna kayo. Ano naging trabaho ninyo at paano kayo nakabili ng lupa diyan.
Lapit kayo sa mikropono, lapit. Yan. Magandang umaga po sa inyo lahat at maganda po. Magandang umaga po, Madam Chair. Yang ano na lang, ganito, tatanungin na lang kita at pare kayo hindi na mag... Anong pangalan mo? Ako po si Dulce Labao, Muntimpulo po. Muntimpulo. Kayo ba eh, ano, isang dating OFW? Yes po. Ano pong trabaho niyo dati? Ano po, nag-aalaga po. Nag-aalaga. Ganong katagal kayo sa abroad? 10 po. 10 taon. Okay. Kayo ba ay ano, bumili kayo ng lupa dito sa Bongiorno? Yes po, ako po ay nakakuha ng bahay dyan sa Bongiorno. Magkano bili ninyo? Hindi ko po maintindihan dahil ako po hindi nga po, hindi ko po alam kung magkano yun. Pero kayo ay nagbabayad na? Yes po. Yes po. Yung mga resibo kayong pinagbayaran? Yes po. Ano ang sinasabi nyo ngayon na ito daw ay kinukuha sa inyo ng Bongiorno na? Ako po ay nawala po ang kanilang opisina sa Bongiorno na pinagbabayaran namin. Hindi po kami nakapagbayad. Tapos po nagkaroon po ng pandemic. Hindi rin po ilang taon pong hindi nakapagbayad. Ngayon po may dumating pong sulat sa amin na kailangan namin magbayad. Ngayon po ay gumawa po kami ng paraan na makabayad po sa kanila. Kami po ay nagpunta ng Cavite, hindi po tinanggap ang aming pagbabayad. Ngayon po ay kami nabahala, hinanap po namin kung paano kami makakabayad. Ako po ay pumunta ng Tondo at doon po kami nagbayad. Nakapagbayad po ako ng 500,000 piso doon po sa Tondo. Pagkatapos po noon, ay ako po ay nakapagbayad uli ng 200,000 piso na ibinigay po nila sa amin na account number ng kanilang bangko. Noon lang po nila ibinigay sa amin ang account number nila noong kami po ay nakapagbayad sa kanila. Kaya po kami nakapagbayad uli ng 200,000 piso po sa account nila. At noon po, 2023, hanggang sa oras pong ito ay nakabayad po kami ng December, January, February, ng 20,000 po ng December at 10,000 po ng January po ay 20, ay December, January po ay 10 po at February po ay 10 po. Sa mga katuwid, gusto nyong bayaran. Yes po. Tapos, may dumating po sa aming 5 lalaki na kami po ay sapilitang pong pinaalis doon ng kababayad po lang namin. Okay. Sino daw yung 5 lalaking ito? Natigadeka po iyon. Natigadeka, okay. Nakuha niyo yung pangalan? Hindi po namin nakuha. Baka nung padala lang ni Merlo yan. Hindi naman. Ayan. ganito. Ano sinasabi niyo kayo pinapaalis na? Yes po. Sige. Ay di, pero kayo naman ay willing kasi binabayaran naman ninyo, no? Lumaki lang na lumaki yung interest. Yes po, kami po ay nakiusap sa kanila na i-waive po naman ang penalty. Sa sobrang laki. Ano? Anyway, di parang ganun ang istorya nito. Nag-pandemic, hindi nakabayad, tapos hindi willing magbayad. As a matter of fact, ang laki na nabayad ng mga ito. Pero still, walang consideration itong Deka Homes na ito. Na pinapaalis pa rin. Unang-una, mali naman yan, wala namang court order. Pero ito kasi, ay tinutulungan ko naman ito dati pa. Pinapupunta ko sa Maynila para mag-coordinate. Pero mukhang hindi cooperative. Yes po. Parang wala, baliwala talaga. Binabaliwala ang ating efforts. Ano? So sana ito ay mapag-aralan natin mabuti. At may patawag ang Deka Homes. Baka naman ito wala silang consideration sa ganito mga OFW. Tapos hindi naman siya nagbabayad ng buwis ng tama sa ating gobyerno, lalo na sa ating business permit. Ay titingnan natin kung ano ngayon ang pwedeng maitulong ng lokal na gobyerno sa inyo, mga katulad nyo, at kung magkakaroon tayo ng iba pang mga ordinansa para sa protection ng ating OFW. Sino bang sa OFW rin? Si Venice, di ba? Oo. Baka po pwede rin pong may refer din po jointly with OFW committee para din po maproteksyonan ang mga OFW katulad ni Dulce. So, Dulce, diyan ka lang muna. Baka may tatanong pa sa'yo si Consul Mikey, ha? Sige. Salamat po, Madam Chair. Thank you, Dulce, po. Dulce, tatanong ko lang po kung anong taon nyo na bili ho yung lupa. Anong taon nyo nag-umpisa naghulog? 2012 po. 2012. Kasi ang alam ko nga po, matagal na ho itong Bongiorno na project. Opo. At isa nga yun sa mga
Ayoko lang ano, pero hindi ho ata properly na turnover sa homeowners, kaya wala ho atang homeowners doon eh. So maisama rin Attorney Gali na hindi yun na properly turned over yung Bonjourno, kaya siguro hindi rin na mahabol yung kanilang opisina. Anong kontrata? Ikaw. Ali po ang kontrata namin. Ang amin pong kontrata ay 7,500. Pero bakit po kami pinagbabayad? Lagi ng 10,000, ng 10,000. Ang kontrata po namin ay 7,500 lamang po. Bakit po pinagbabayad ng 10,000? Hindi ko po alam. Iyon po ang hinihingi lagi sa amin. Kasi po wala po kaming kaalam-alam po sa ganito. Kaya po bayad lang kami ng bayad. Bali, ilan taon na ako may hindi na ako bayad? Noong pong pandemic na yun, tapos po ay 2023 nga po, nagbayad po kami ng 700,000 po. So bali, late lang kayo sa taon? Nag-pandemic? Opo. Opo. Opo, hindi, mayroon pa pong ilang taon po kaming hindi nakapag-ano sa kanila. Before the pandemic, may hindi kayo nakaka... Yes po, yes po. Tapos aha, po bigla pong nag-pandemic, kaya po okay. At saka hindi po, kaya po hindi rin po kami nakakabayad. Dati po mayroon po silang opisina na bayaran sa loob ng Bonjourno na nawala po yung bayaran na iyon, wala pong opisina, na hindi naman po sila nagbibigay ng kung saan po kami. Pero nung after the pandemic, nagbayad kayo? Nagbayad na kayo, nag-try kayo magbayad? Opo, opo. Tinanggap naman? Opo, opo. Ayun pala. So, tinanggap po nila yung... Ang inyong problema ngayon, yung pinaalis kayo at hinaharas. Opo, opo. Oho. At saka gusto ko rin pong malaman kung magkano pa po ang aming pagkakautang dahil napakarami na po naming napabayad sa kanila. So saan ho natin pwedeng padala ng sulat sila para maimbita kung wala hong opisina dito? Doon po sa Deka Homes. Saan ho yun? Tondo po yun eh. Oo. Oh, di. Saan papadala yun? Pero yun ho ang opisina nila. Apo, opo. Ah, siya yun. Oo. Ay siguro man ho ay nasa kamay na ho ng magaling na abogado ng sanggunian. Palagi kayo matutulungan din ho kayo ng sanggunian at ng pamahalan ng lungsod. Salamat po ng marami. Nawa po ay matulungan niyo po ako. Salamat po. Thank you po, Ma'am. Salamat po, Attorney Galit. Salamat po, Madam Chair. Thank you po. I-refer ko lamang din po yung matter sa Committee on Migrant Workers. Thank you. Session resumes. Honorable Attorney Gali Angeles. Wait lang po, Honorable Merlo Silva. You are recognized. Madam Chair, I have a letter from Angelique Claudette Tupas Masangkay requesting to the Vice Mayor for a pedestrian lane. Dito po sa Taga-Antipolo del Norte, residing at Block 8, Lot 10. Madam Chair, please refer to the committee. Sa'yo na lang. Ha? Sa'yo na lang. Public. Public works. Sa'yo na lang. Mm-hmm. Matter brought up is referred to the Committee on Public Works. Privilege, wala na po. We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. I respectfully move to dispense with the reading of the minutes of the preceding session and the approval of the minutes of the February 14, 2024 regular session. Any second? Seconded by Honorable Silva Loho Manalo Makala. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Madam Chair. Thank you. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Mamaya pong oral report. Honorable Junjun Gosos, you are recognized.
wala. Okay. Sorry, I'm lost. Honorable Marla Silva, you are recognized. Madam Chair, I have an oral report regarding the privilege speech rendered by Honorable Mike Lina for the improvement of the bridge near the Star Toll entry-exit in Marawi Bulacnin Road to ease the traffic problem in the area. Madam Chair, I conducted a committee hearing at napagkasundo ho ng nalaman ho natin na ang pagawain po palang iyan ay to be shouldered by the DPWH at hindi ho sa atin. So, babasahin ko pag-aaring report. May I request the acting secretary to read the committee report, please. Hindi ko babasa. Hindi ko. Mahirap na. Committee report on public works. Privileged speech of Honorable Miguel Lina III requesting for the improvement of the bridge near the Star Toll entry / exit in Marawi Bulacan Road to ease the traffic problem in the area. In his privileged speech during the regular session of the Sangguniang and Panlungsod on February 14, 2024, Honorable Lina requested for the improvement of the bridge near the Star Toll entry in Marawi Bulacan Road to ease the traffic problem in the area. This committee to which this matter was referred conducted a committee hearing on February 16, 2024, which was attended by Engineer Frederick Makalalan of DPWH, Ms. Buena Flor Titular, City Budget Officer, Engineer Adel Ilagan of City Engineering Office, Mr. Marvin Mendoza of Star Toll, and Honorable Frederick Ramirez, Barangay Captain of Bulacnin. During the committee hearing, the representative of DPWH clarified that the bridge/road is under their jurisdiction. According to them, there will be a problem if there will be a widening project along the road approaching the bridge since the residents in the area will be affected because of the right of way. Since widening of the bridge and the road widening approaching the bridge will be a great help to ease the traffic problem in the area, this committee suggested to the representative of DPWH to coordinate with the City Engineering Office, barangay officials, and to the affected residents to address the issue of the right of way. This committee also recommends the passage of a resolution addressed to Engineer Jehela G. Rojas, District Engineer, Batangas 4 DEO, requesting for the widening of bridge near the Star Toll entry / exit Marawi Bulacnin Road. Thank you, ma'am. I move for the adoption of this committee report. Any second? Seconded by Honorable Rocafort, Umali, Makala, Lina, Gosos. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Honorable King Umali, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Verbal committee report din po regarding po sa privilege speech ni Honorable Jennifer Spide Toledo that was referred to my committee on agriculture and animal welfare through recommendation to come up with the programs on agriculture that will strengthen backyard farming to support food production. In her privilege speech, a resident from Lumbang was asking for or recommending City Agriculturist Office to have training for more youth and other Lipeños on various crops and preparation for the trading center building and for food sufficiency of the growth of the population in the city of Lipa. On September 25, 2023, a meeting with Ms. Silva, outgoing city agriculturist and her staff and the city agriculturist office was held, also attended by Concejal Spy Toledo. The following were discussed. So backyard, regarding the backyard gardening, that the city agriculturist office has a training program for either backyard, urban, hydroponic gardening, the objective of which is food sufficiency of the concerned family and the petty livelihood through produces that is low cost for their neighbors and talipapa
within the area. That the City Agricultural Office is ready to cater training requests from barangay, PTA schools, and other barangay-based associations like 4Ps, Smart Lipeños, etc., various ages and groups and participants. That the part of backyard urban gardening program is the release of pinakbet seeds with commitment of the recipients to plant the same for personal consumption and disposal. The documentation through pictures are required to monitor the development. That Lumbang was a recipient, Barangay Lumbang was a recipient of various trainings, demo, some of which were backyard, urban, and hydroponics gardening, pest and diseases seminar with BPI. Lumbang Smart Lipeños was one of the awardees of the search for best gulayan sa barangay. Recently, the City Agriculture's, recently before, City Agricultural Office released to 4Ps various pinakbet seeds through the CSWD to serve the purpose of backyard urban hydroponics gardening. As to the trading center building, the farmers who have at least half hectares owned or rented have knowledge of on-crop orientation or crop rotation, pests and diseases, fertilizers and pesticides and capital are willing to risk their resources to natural disasters like typhoon and other worst climate conditions and fluctuating prices due to quality of products and supply and demand are the farmers to be also benefited by the establishment of the said trading center as they produced in bulk. That according to Ms. Silva, the city mayor preferred encouraging more bulk farming, and that trainings to big groups are subject to fund limitations as of 2023. City Agriculture's office has only 4 major trainings through the training, though the trainings are limited. Technical support services are continuous and available at all farmers at all times. Ma'am, with this, we respectfully request that for adoption of this committee report. Any second? Seconded by Honorable Toledo, Loho, Manalo, Rocafort, Makala, Ronquillo. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Thank you, Madam. Any other oral reports? Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, this is an oral report of the Committee on Social Services, the privileged speech of Concejal Merlo Silva proposing to end the squatting of illegal settlers in the city of Lipa. In his privileged speech during the regular session of the SP on February 14, Honorable Silva proposed to end the squatting of illegal settlers in the city. This committee to which this matter was referred conducted a hearing on February 16, 2024, which was attended by Ms. Lerma Lailop, our CSWD officer, and Ms. Bena Titular, our city budget officer. During the hearing, Ms. Lerma of CSWD said that there are 20 barangays with existing informal settlers. According to her, informal settlers in 1992 and below were included in the housing plan of the city government. There are 521 informal settlers for the past 3 years. And out of the 521, the 101 were granted at Lipeño Heights Housing Project. In the last survey, there are 1,052 voluntary settlers, including those in the railroad, and in recent survey, it increased to 2,072. Since the Lipeño Heights Housing Project, a pilot housing project of our city mayor, Eric Africa, is beneficial to our constituents, especially to the underprivileged and homeless Lipeños and those living in danger zone and high-risk areas,
This committee believes that there is a need to extend the said project and to extend additional funding for Lipeño Heights Phase 2. There is a need to open additional roads to decongest traffic situation within the city of Lipa. Madam Chair, in view of the foregoing, this committee recommends the passage of a resolution requesting the city mayor to instruct the Housing Board of the City of Lipa to study the extension of the Lipeño Heights housing project and to extend additional funding for Lipeño Heights housing project phase 2. And number 2, resolution requesting the city mayor to instruct CPOS, City Engineering Office, CPDO, and the Finance Committee to open a comprehensive bypass road to ease traffic congestion in the City of Lipa, funded by the City Government of the City of Lipa. Madam Chair, I move that this committee report be adopted. Seconded by Honorable Silva, Loho, Umali, Lina, Angeles, Ronquillo. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. We would like to also acknowledge the presence of Honorable Danny Silva, Barangay Captain of Barangay Banay Banay. Welcome po, Cap. Business for the day. Business for the day. Number one, letter of the City Mayor requesting the August body for the passage of a resolution granting authority to the City Mayor of Lipa to enter into a deed of absolute sale for the portion of land property of Ms. Joanne Lignes Dayao located at Barangay Sabang, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number two, letter of the City Mayor addressed to the Sangguniang Panlungsod requesting for the passage of a resolution granting authority to the City Mayor of Lipa to purchase car sedans with police mobile setup and motorcycles with police patrol setup for the use of PNP and motorcycles for the use of various offices of LGU. Refer to the Committee on Appropriations. Number 3 to 12, various reclassification requests. Refer to the Committee on Land Use. Number 13, letter of the City Administrator forwarding the request of Mr. Alan Makasaet for the issuance of SUP for the proposed resort at Barangay Pinagtungulan. Refer to the Committee on Land Use. Number 14, letter of the City Administrator forwarding the request of spouses Windy and Michelle Lat for the issuance of SUP for the proposed resort at Barangay San Lucas. Refer to the Committee on Land Use. Number 15, annual budget of SK of Barangay Sampaguita. Refer to the Committee on Appropriations. Number 16, annual budget of the SK of Barangay Uno. Refer to the Committee on Appropriations. Number 17, annual budget of SK of Barangay San Carlos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 18, letter of the Punong Barangay of Santo Toribio, Honorable Nonito Solis, forwarding a copy of Barangay Tax Ordinance Number 1, Series of 2023, entitled General Revenue Code of Barangay Santo Toribio, Lipa City. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 19, letter of the Punong Barangay, Honorable Nonito Solis, forwarding a copy of Barangay Tax Ordinance Number 2, adopted by the Sangguniang Barangay, an ordinance integrating the collection and issuance of barangay clearance fee and other permit fees related to doing business and permitting processes in the City Government of Lipa. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable Merlo Silva, you are recognized. Madam Chair, with regard to my committee report, Committee on Public Works, I move for the passage of a resolution requesting the DPWH through District Engineer Jela Rojas for the widening of bridge near the Star Toll entry exit Marawi Bulaknin Road for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Umali Makala Lina. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable King Umali, you are recognized. Madam Chair, regarding my verbal community report, I move for the approval of this committee report for third and final reading and approve for
to the reading principle. Any second? Seconded by Honorable Rocafort Macala, Loho Toledo Manalo. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, move that we pass a resolution requesting the City Mayor to instruct the Local Housing Board of the City of Lipa to study the extension of the Lipeño Heights Housing Project and to extend additional funding for the Lipeño Heights Housing Project Phase 2. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Umali Makala Lina Loho. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, likewise, a resolution requesting the City Mayor to instruct the City Public Order and Safety, City Engineering Office, City CPDO, City Planning and Development Office, and the Finance Committee to open a comprehensive bypass road to ease traffic congestion in the City of Lipa, funded by the City Government of Lipa. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Morada Umali Makala Lina Angeles Loho. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Junjun Gosos, you are recognized. Madam Chair, other matters po. Motion for urgency po, Madam Chair, with regards for the business for the day. Item number 6, 8, 10, 11, and 14. Yung item number 6 po, Madam Chair, ay reclassification request from agricultural to commercial use of Mrs. Marilu Opano with an area of 300 square meters located po at Barangay San Lucas. Number 8. Reclassification request from agricultural to residential use of Mr. Zachary Casilag with an area of 758 square meters located po at Barangay Pagulingin East. Number 10, reclassification request from residential to commercial use of spouses Mariano and Perlita Cuenca with an area of 199 square meters located po at Barangay Marawoy. Number 11, reclassification request from commercial to residential use of Mrs. Maria Lourdes Acepcion with an area of 233.80 square meters located po at Barangay 2. And number 14, letter of City Administrator Ronel E. Sarmiento by Authority of the City Mayor Honorable Eric B. Africa for the issuance of special use permit forwarding the request po of spouses Wendy and Michelle Lat for their proposed resort located at Barangay San Lucas. Motion for urgency, Madam Chair. Any second? Duly seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. And the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Morada, seconded, jointly moved also by Honorable Angeles, seconded by Honorable Ronquillo, Lina, Umali, Makala, Rocafort, Loho, Manalo, Bautista, Lat, Toledo. ABC Boy ABC po ay inhibit na lamang po. Inhibit po sa number 14. 14. Okay po. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, kung matatandaan po ninyo noong pong last November 8, 2023, inaproba po natin yung resolution number 420. Regarding ito po yung resolution authorizing the local chief executive to grant a special use permit to VN Mendoza Amusement and Gaming Corporation for the establishment operation of poker games to be located at GGE Building, JP Laurel Highway, Sakura Executive Village, Barangay Marawi, Lipa City. Madam Chair, upon submission po ng kanilang documents sa PAGCOR, hindi daw po naaprobahan yung kanilang location nung pagtatayuan po nila ng kanilang business. Kaya po nasa akin po, may request po sila for another special use permit and lono
for the transfer po nung kanilang business. So Madam Chair, please refer na lamang po sa proper committee. Refer to the Committee on Games and Amusements. And Madam Chair, please refer na lamang po sa Committee on Land Use the request of Ms. Rosalinda Kalingasan for the reclassification of property from agricultural use to commercial use within area 4,229 square meters located po at Barangay Dagatan. And the request of Danilo M. Odeste for the reclassification of property from agricultural to residential use within area of 6,976 square meters located po at Barangay Ludlod. Refer to the Committee on Land Use. Motion for urgency po, Madam Chair, with regards to that matter. Seconded by Honorable Silva Loho Rocafort. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. And the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading, Madam Chair. Recess po for one. I'm declaring a recess. Session resumes. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Umali Lina. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. And lastly po, Madam Chair, yung pong request po ni Sweetie Kalingasan. Sweetie! Actually, kausap ko naman po yung may-ari last week, Madam Chair. Hindi lamang, nakikiusap lamang po yung may-ari kasi po kailangan na daw po nilang maumpisan yung construction ng kanilang gagawin. At request po ni Ms. Sweetie Kalingasan for the reclassification of their property with an area of 325 square meters located po at Barangay Sabang. Motion for urgency po, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Silva Umali. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. And the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Rocafort Umali Makala. Jointly moved by Honorable Silva. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Sweetie. Madam Chair, I move that we... Wala. Wala. Madam Chair, last... Ano ga ito? February 14, 2024, the Sangguniang Panlungsod issues resolution number 96, the approval of the SK annual budget amounting to 2,135,637. Nagkamali po ng type. May I move that the matter be referred to the Committee on Appropriation, Madam Chair. Referred to the Committee on Appropriations. Madam Chair, I move that the same be considered as urgent. Any second for urgency? Seconded by Honorable Silva Loho Umali Lina Makala. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution concurring the approval of the annual budget of the SK of Barangay Inisluban amounting to 2,135,637.60. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva Bautista. Seconded by Honorable Loho Umali Lina. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, without prejudice to the resolution a while ago that we passed requesting the City Mayor to instruct the Housing Board to extend additional the extension of the Lipeño Heights Housing Project and the funding of the Lipeño Heights Housing Project Phase 2 and the request regarding the instruction to CIPO, City Engineer, CPDO and Finance to open a comprehensive bypass road to ease traffic congestion funded by the city government, I move that the same be also referred to the Committee on APRO for the fast tracking of the funding and the amendment of our annual investment plan for the for this project, the comprehensive bypass road and the housing project phase 2.
Madam Chair, be referred to the Committee on Appropriations. Refer to the Committee on Appropriations. Any other matters? There is a motion for adjournment. Any second? Duly seconded. Session is now adjourned. Thank you so much, everyone.